Ito, ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa dragging pula at spring. Kung matigas yung spring mo, kailangan mo mabigat na bola. Tatlo yan na tinutono talaga. 800, 1000, 1200, 1500. Tama, apat. Ngayon, sa clutch spring naman, magtataas ka ng isa. From 15, 14 grams na bola. And then yung clutch spring natin, 800, 1000, 1200. So dito pa lang hindi na sila tugma, di ba? Dito ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa dragging. Kasi dati, ang sinabi ko, nangyayari ang dragging dahil sa bell at lining. In fact, totoo naman na nagkagaling talaga dyan. Pero hindi ko pa noon alam. Well, actually ngayon, hindi rin ako sigurado kung talagang tama yung spekulasyon ko tungkol sa dragging, kung ito rin ba ay sanhidi ng dragging, ano. Bago natin simulan ng ating video, please do support our keylace. Ito po, itong automatic rider keylace. So pwede po siya sa kahit anong motor or kahit anong sasakyan, basta may susi or kahit keyless mismo. So ito sa nangyayari sa akin, so sa ginagamit ko ngayon, eto nakasabit na lang to sa pinaka sa pantalon ko, and then yun, on the go na. So hindi mo na may misplace yung mga susi mo. Automatic rider keylace is on Shopee, so order na kayo doon. Supportahan natin ang moto vlogging industry dito sa Pilipinas, ano. Ngayon, siguro ito alam niyo naman, alam na ng iba, hindi ko na ipapaliwanag ang panggilid, ano. Pero kasi merong isa lang naman siya nagtanong kung ano, para saan daw ba yung bola? Yung bola, no? So, yung bola ay dito nakalagay. Ayan. Palisin natin. Ito po yung bola. Itong anim na to. So, yung bola po yung nagpapaangat talaga dito sa pinaka-pulley natin. Ano, kapag ka nag-high rev tayo o nag-high RPM tayo, ito ay umaangat din. Kapag naka-higher RPM na siya, ganyan na siya. So in short, kapag walang bola, hindi talaga tatakbo yung motor mo, no? Kasi walang magpapaangat dito mismo. Dito, ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa dragging. To direct the point, sasabihin ko sa inyo, ang napansin ko lang din sa aking motor, ang cost ng dragging, bola, at spring. Hindi ko na may lalabas yung ano, no? Pero yung spring mismo. So, ito yung clutch spring. Hindi ko na mapapakita yung center spring dahil merong nakakabit sa atin dito. Pero kasama siya siguro sa ating ipapaliwanag ngayon, ano. Ngayon, ang cost on dragging na ito yung iniisip ko ay isa itong bola at a spring. And kasama na rito syempre yung center spring. Ngayon, bakit nga ba, bakit? Una, nung nagsusubok ako ng mga bola at kung ano-ano pa dito sa ating paggilid, syempre iba-iba yung mga naramdaman natin, iba-iba yung performance, yung naging takbo. May iba lumakas ang performance, meron ba, meron iba mas naging matipid sa gasolina, meron naman mas makonsumo. So depende sa mga nagiging setup ko nun. Ngayon, isa sa mga side effect na napansin ko dahil kakatesting natin is ito nga, yung sa dragging. Tulad na nasabi ko nga kanina, noon akala ko sa bell at lining lang talaga nagsisimula yung dragging. Pero base sa aking observation lang din naman, paano nga ba nagkakaroon ng dragging dito sa mga to, no? Ngayon, papaliwanag ko sa inyo. Base po sa aking observation lamang, nagkakaroon tayo ng dragging dito kapag hindi nagtutugma yung timpla ng bola at ng spring. Kasama na rito yung center spring. Ngayon, paano natin malalaman kung nasa templado na ba yung o nagtugma na ba yung ating spring at yung bola? Para malaman natin na kung templado na ating bola at spring, sa spring, pagka sinabi ko yung spring, kasama na po na dito yung center spring. Pero dito unahin natin sa center spring. Ang center spring kasi tinatawag din siya bilang contra spring, diba? Kinokontra niya nga itong pinaka itong pulley dito sa ating torque drive. So since isang term sa kanya is contra, kinokontra niya ngayon yung bola.
kung matigas yung spring mo, kailangan mo mabigat na bola para magtugma sila. Ngayon, kung napansin nyo, from stock, ito ah, galing sa mga stock na scooter, ang usual na or karamihan sa mga center spring is 800 RPM. Kung 800 RPM na yung center spring mo, so dapat medyo mas magaang yung bola mo. Ang click natin ay merong stock na bola na 15 grams. And then, dito sa ating center spring is 800 RPM. Assuming, yung 15 grams is also equivalent to 800 RPM. Siyempre, low RPM. Ang mabigat na bola ay merong low RPM lang din. Naipaliwanag ko po yan. Kung titigasan mo pa yung spring mo, dapat mas mabigat yung bola mo. Sa center spring pa lang at bola yan, ha? Wala pa po yung clutch spring natin. Bukod pa po siya. Tatlo yan na tinatono talaga. So, ganun siya. So, kung matigas yung center spring, mas mabigat yung bola. For example, naglagay ka ng center spring na sabihin natin na 1,500. So, ilan ang tinalon? From 800, 800, 1,000, 1,200, 1,500. Tama. So, apat. O, so tatlo sa pala kasi kasama 800. Ngayon, para maramdaman mo ulit yung stock na feel, ay kailangan mo ng mas mabigat. So, plus 3 ka din sa bola. Kung 15 ang stock, plus 3, 16, 17, 18 ang magiging bola mo. Please be reminded, wala pa po yung clutch spring dito. So, pinapaliwanag ko lang na kung anong purpose nung center spring at nung bola. Yung relationship nila. So, ganun po dito sa ating bola at center spring. Okay, set aside natin si center spring. Pakita natin ngayon si clutch spring. Si clutch spring naman ay kabaligtaran nung center spring natin. Kung si center spring, dapat sa liwa niya itong si bola. Si clutch spring naman, dapat kasabay niya si bola. Paano naman yun? Ngayon, balik tayo sa stock. Ang stock center arms, ang stock na clutch spring natin ay 800 RPM. Mostly 800 RPM. Then, stock bola ng click is 15. So, syempre, dyan yan, nakatono na yan. Ngayon, kung sabihin natin na magpapalit ka ng bola, yung bola ngayon ang papalitan mo. So, gusto mo ng mas magaan para mas maganda yung dulo. Ngayon, nagpalit ka ng, example is 14 grams. Nagpalit ka ng 14 grams sa bola. From 15 to 14, nag-down ka ng isa. Ngayon, sa clutch spring naman, magtataas ka ng isa. Kasi hindi na sila magkatugma eh. Kasi, diba, assume natin kanina, ang stock na bola ay merong 800 RPM. Ngayon, hindi siya magtutugma kung 14 ka. Syempre, hindi na siya 800 RPM. Nagbaba ka ng isa, so, yung RPM mo, tataas ng isang step, which is, estimate natin na 1,000 RPM. Yung 800 RPM mo na clutch spring ay hindi natutugma sa 14 grams na bola, 'di ba? Kasi hindi na sila parehas eh. Kung gagawin mong 1,000 RPM ang clutch spring mo and then 14 grams na bola, yan, maaari sila magtugma dahil meron sa bola na 14 grams, meron kang 1,000 RPM and then sa clutch spring mo, meron ka na ring 1,000 RPM. So nagtutugma ngayon sila. So ngayon, pantay na yung bola mo. Paano? So hindi na siya magkakaroon ng dragging. Possible pa rin na magkaroon dahil nga, sabi ko nung una, nagkakaroon ng dragging dahil sa bell at lining. So ngayon, kung yung bell at lining talagang marumi na, magkakaroon talaga ng dragging yan. Pero ang main purpose nito is compare natin sa nakatono na bola at spring, ay mas matagal magkakaroon ka ng dragging. Diba? So, ang gagawin mo na lang, linis ka lang na lang ng linis. So, sa bell mo, kahit punasan mo na lang siya. So, ganun na lang kadali. So, sa akin, sa experience ko, meron tayong clutch spring dito na 1,200 RPM. And then, gumagamit tayo ng bola. Ito, 13 grams to. So, from 15, from stock, nag-down yung bola natin, bumaba ng dalawang step. So, 15, 14, 13,
And then yung clutch spring naman natin from 800, 1000, 1200. So nagtugma silang dalawa. Kaya medyo mas matagal magkaroon siya ng dragging. So, hindi ko sinasabing mawawala yung dragging dito, no. Kasi nandiyan na yan, nasa scooter na yan mismo eh. Pero ang advantage lang kasi nito is mas matagal mo mararamdaman ulit yung dragging na sinasabi natin. Ngayon, ano naman connection nung center spring? Sa center spring, katulad yung nasabi ko kanina, tatlo po yan na tinutono. Yung bola, clutch spring, tsaka center spring. Sa center spring, ngayon, depende na lang po sa'yo kung anong mas gusto mong takbo. Pero mainly, nandito sa dalawa na to. Sa experience ko, sumubok ako ng, syempre nakalagay sa atin is 1,200 RPM na clutch spring. And then sumubok tayo ng 14 grams na bola. So, from 15, 14 grams na bola. And then yung clutch spring natin, 800, 1,000, 1,200. So, dito pa lang hindi na sila tugma, diba? So, ibig sabihin, hindi magkapantay yung RPM nito. Ngayon, kapag pinatakbo mo siya, yung bola mo umaangat na, pero yung clutch spring mo, hindi pa rin kumakagat. Parang tinutulak, pinupwesa ng bola, na, uy, eto, kumagat ka na, nandito na ako, ganyan. Pero, dahil mas matigas nga yung clutch spring, hindi pa siya agad. So, remind ko lang natin, sa bola, mas mababang bigat ng bola, mas mataas ang RPM. Kaya nagkakaroon ng high RPM or hiyaw sa mga motor kapag naglalagay tayo ng mas magaang na bola. For example, 13 grams o 12 grams, 11 grams sa Honda Click. Syempre, mahiyaw yan dahil mataas ang RPM kahit hindi kayo magpalit ng spring. Nasa bola po yun. Again, para maiwasan lang o para mabuwasan yung dragging, ano? Hindi ito para mawala mismo yung dragging. Yun po ay base lang naman po sa aking experience, sa aking naranasan, dahil napansin ko din nung una gumagamit tayo ng 13 grams and 1200 RPM na clutch spring. So matagal ko na-enjoy yung motor ko, so matagal pumalik yung dragging. Pero nung nag-testing tayo ng bola, 14 grams dito, siguro mga isang linggo nararamdaman ko na agad yung dragging niya dahil hindi sila makatugma. So maybe that's it for now. So sana itong simpleng video na to nakatulong po sa inyo. If you like this video, please do like this video, share, and subscribe. Till next episode, see ya. Bye-bye.